Panindiga naman ang isang bomb expert at dating opisyal ng militar sa pagharap nito sa Department of Justice na pinagtakpan ng nakarang administrasyon ang nangyaring pagsabog sa Glorieta 2 noong taong 2007. Nagbabalik sa kanyang hataw na balita si Benedict Galasan. I'll be on the 18th facing them. Nagsumite na ng sinumpa ang salaysay sa Department of Justice si retired Colonel Alan Soliano kaugnay ng October 19, 2007 Glorieta Blast Incident. Si Soliano ang nagsabing bomb explosive ang naging dahilan ng pagsabog at hindi methane gas. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, kasama si Soliano sa inimbitahan ng DOJ upang bigyan linaw ang naturang pangyayari. And that is the very objective of this fact-finding investigation. To once and for all determine the truth, to put a closure to that incident because lives were taken. Sa sinumpa ang salaysay ni Soliano, sinabi nitong sa pagsasagawa nila ng investigasyon sa Glorieta noon, nakakuha siya ng piraso ng plastic na hinala niyang kasama sa ginamit na explosive device. At nang nasuri ito sa PNP Crime Lab, ang resulta umano ay positibo ito sa RDX na isang sangkap sa paggawa ng C4 explosive. Sinabi din ni Soliano na pagkatapos ng naturang resulta ay binaliwala umano ang kanyang spot report at pinagbawalan din siyang magsalita sa media kaugnay ng insidente. Makalipas ang ilang taon sa nangyaring Glorieta Blast, lumantad umano si Soliano upang ilabas ang katotohanan kahit na natatakot ito para sa kanyang seguridad. He always fears for his life and the security of his family. Ngayon daw, kaya siya, nag-iikot lang siya. He goes from one place to another. But more than himself, he fears for the security of his family. Sa darating na November 18, magsisimula ang fact-finding investigation ng Department of Justice kaugnay ng Glorieta Blast Incident. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCV News Worldwide.